Welcome back po dito sa aking channel. So, welcome. So, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel, guys, pwede nyo pindutin ang ating subscription button. Plus, yung katabi niyan ay notification bell. Pwede namang pindutin na yung notification bell. Tapos, para ma-aware po kayo kung mag-live tayo o kaya may bago tayong upload. So, pasensya na, ganito lang talaga. Informal lang yung ano natin. So, hindi inaasahan kanina, guys, na kapag nakalabas sa trabaho ng maaga kasi nag-straight tayo. So, ibig sabihin nun, wala pa akong pahinga. So, 10 hours pang work ko kanina. Tapos, ayun, may nabalitaan kasi tayong nag-sale daw yung Aldo. Ayan. Aldo. Yung mga sapatos. Kasi tamang-tama din. Yung sapatos ko, guys, is sirang-sira na. To think na yung pangtrabaho ko na sapatos, ha, that was sa 2017 pa. So hindi naman talaga ako masisiraan kagad-agad ng ano ng sapatos kasi gawa ewan ko dati pa talaga simula nung ano maliit pa ako hanggang ngayon maliit pa rin naman. So hindi ako nasisiraan kagad ng sapatos. So kaya yung last 2017 ko pa nabili hanggang ngayon ginagamit ko pa. So to think na ang sapatos na lang siguro parang na ano na siya, yung numinipis at nagiging may butas na sa gilid. So, wala talagang forever. Lalo-lalo na sa sapatos. Kaya kailangan ng palitan. Kaya nabalitaan natin, guys, sa ating mga kasama sa trabaho na may sale daw ang Aldo. Hindi tayo nakapag-video kasi kanina kasi gawa nung madalian at hindi ko inasahan na makarating ako dun sa lugar na yun para titingnan ang mga sale. So, yun na nga, totoo ka talaga. Naka-sale po ang Aldo showroom na located po sa Boulevard. Kung kayo po ay nasa Kuwait, nasa Boulevard po siya. Boulevard Mall. Sa Boulevard Complex sa Salmia. Wala na natin, guys. So, yun na nga, no? So, yun na nga pala. Ito yung aking munting tahanan dito habang ako po ay nasa malayo sa aking pamilya. So, ito lang po yung spasyo. Bali, sa isang kwarto po ay tatlo po kaming nanirahan dito. So, naka-division lang po kami. Cabinet. Tapos, ito. Napakasimple lang. Tapos, ito yung computer ko. May computer tayo dito. Tapos, mga rack na lalagayan. Basta, nandyan. Ang gulo eh. So, hindi pwede may pakita. Tapos, so, first time natin mag-unboxing daw. So, try natin itong unboxing. Ito yung mga upo-upo natin. Ha? Pasensya na talaga. Baka lumayan nandyan. So, ayan. So, napunta tayo dun, guys, sa Boulevard Complex, sa Boulevard Mall. Dun po, located po sa Salmia. Kung kayo po yan nandito sa Kuwait, alam niyo yung lugar niya. So, ang sabi dun sa sales lady, nga nag-assist sa akin, napakabait po niya. Napakabait po yung sales lady dun. Ang sabi niya po, ay outlet sale po. Until the end of this month, that would be 30 of June. So, ayun. Nakabili tayo dun. So, sale po talaga siya. So, ito na po yung resibo niya. So, originally, mahal po talaga pala siya. Kasi, Aldo eh. So, ako naman, hindi din pang brand. So, may mga nagsasabi lang din na maganda daw yung Aldo. Branded daw siya. So, ngayon, alam ko na. So, mga, ano lang po. So, naisipan ko lang din na i-unboxing kasi wala naman tayong magawang video sa labas kasi nga daw, ang init talaga sa labas. So, tanghali, inabot ng 50 degrees Celsius. Without further ado, naksan ang sabi nga nila. So, ito po yun. So, ang nabili po natin ay tatlong pair. Tatlong pares po ng sapatos. So, bubuksan natin, guys, kung ano bang maganda, okay ba yung napili ko. Pero ito yung mga trip ko talaga na, ano, trip ko na sapatos. So, since naman yung size ko ay bihira lang talagang makikita sa mga tindahan. Ewan ko ba kung bakit. Ay yung feeling ba na parang nadidismaya na ako pag napunta ako sa tindahan ng mga sapatos kasi walang sukat sa akin. So,
Masaya naman ako nung napunta ko doon sa Aldo kasi parang meant to be talaga na makabili na ako ng bagong sapatos. So ito po yun, first po ay ang pangalan nito ay David o basta. Ayan, so yun po siya. Sa US size po ay 7. So ito po, bubuksan natin. So ito po yung first na napili ko, si anong pangalan nito? First impression ko talaga, sabi, hanapan mo ako ng size ko niyan kasi ang hirap talaga hanapan ng aking paa ng size. So sabi naman sa sila, ay nako, meron. Pero ibang lahi yun, in English niya. So ito nga, so colored black para sa trabaho ko natin. Para sa trabaho ko pala. So, napaka-simple, napaka-ano lang, pero matibay siya, pang sapak talaga ng mukha. So, ganda, maganda siya. Oh, para sa akin, nagandahan ako. So, kulay black, wala namang special sa sapatos na to kasi pang trabaho naman. So, kailangan natin ng puhunan para sa paan natin kasi required naman sa company na black shoes lang ang pwedeng isuot na walang ibang kulay. So, ito yung first natin na pili kanina. Ang pangalan po niya ay David. So, siya. So, ito na nga yung first item natin na nabili kanina. So, ito po siya ay worth, after discount po ay, ano na lang siya, 12.5 kg. Sa araw na to, ang KD is 1 KD equivalent to 177 peso yung balitan. So, 12.5 kg. Panalong-panalo na to. Kasi yung sapatos ko nasira na 5 years, 35 kg po yun. Tapos next tayo na bumuksan. Ito po yung second choice ko. Kasi naisip ko nga kanina, bihira lang ako makakita ng sukat ko. Kaya habang chance pa na makabili ng size ko, itodo ko na. So, gawin ko ng dalawa yung black shoes para sa trabaho natin. Sa patrabaho ko pala. So, ito naman siya. May sintas siya. Sintas ba to? Sinturon. Sintas yata to eh. Masensya na yung blanket ko. Basta nandyan lang yan. Huwag tingnan yung sapatos lang, okay? So, may sintas siya. Formal na formal. Yan. Hindi naman siya. Matte type yung finishing niya. Tapos may crossover na parang ano siya, yung design. Napaka-formal tapos sa liliit, ano yung tawag doon, yung parang pointed yung ano. Hindi naman siya masyadong pointed, pero nakakaano siya, nakaka-elegante isuot. Ayun, tapos ang importante doon, comfortable ang paa na nagsusuot nito. So, sinubukan ko naman kanina sa tindahan, sinuot ko. Komportable yung paa ko. Kasi kailangan ko. So, magiging komportable talaga siya. So, ito yun yung nabili ko sa Aldo. Ang pangalan naman nitong sapatos na Ere. Sabi nga ni Nak LA. Si Boy Will. Oh, si Boy Will pala to. So, ito yung si Boy Will, guys. Na ang second na nabili po natin, ang pangalawang sapatos na pang-trabaho din. I-reserve lang natin po sa cabinet lang muna po. Muna natin isuot yan. So, ang presyo naman ni Si Boy Will, baka may ibang pronunciation yan kung alam niyo yung pronunciation yan. Pakicorrect na lang please comment down below kung ano ba talagang pronunciation dyan sa word na yan. Ang ito naman, 16 kg na lang siya. Kung may chance pa kayo guys, o may plano kayong bumili ng sapatos o kaya mga bags, marami dun. Hindi ko lang talaga na videohan kasi wala talaga ako sa ano kanina. Wala sa intention ko na mag-video. Nga sa akin lang, mag-enjoy akong mamili dun at hindi nag-vlog. Maraming mga bags. So kung kayo po'y nasa Kuwait, Salmiya, puntahan nyo na ang Aldo na shop dyan sa Boulevard Mall, Boulevard Complex, Salmiya, Kuwait City. So, 16 kg na po siya. Maganda na to. Worth it na to. So, yung isang sapatos ko, isang ano lang, 16 plus 12, 28. So, kulang pa kasi 35 yun dati, di ba? So, since na kailangan kong tubasan yung presyo ng sapatos ko dati, pumili po talaga ako ng isa
kasi nadaan siya sa aking paningin eh. So ito naman yung pangatlo nating ano, nabili. Ay hindi pala, bigay. Alam nyo, yung pang ganun sa paa, sa sapatos, ito pala yun. May pangano pala, binigay sa akin, sabi niya, sir, kasama na yan dyan sa sapatos mo. Yung ganyan. Kutsara. Dahil sa third shoe naman. Third pair of shoe. Hindi naman ito pang trabaho. Ito naman ay pang pangtulog. Yan. May sapatos pa lang pangtulog. Oh, kayo na mag-adjust, no? So, surprise, ano kaya to? Pero, ito yung ano ko, paborito din. First na mga casual na mga sapatos ko, gustong-gusto ko yung mga sneakers type. Sneaker na sapatos. Sneaker, parang pagkain. So, sneaker na mga sapatos. Sneakers. So, mga Vans. Usually talaga sa aking mga sapatos is Vans na yung style, yung old school na type. Kung nakita nyo dun sa mga video ko na, kung nakita nyo lang, kasi hindi ko naman nahagip sa camera yung paa ko, yung mga sapatos ko usually, Vans talaga. Tapos yun din yung gusto ng aking isang pamangkin. Ewan ko lang kung gusto niya, pero type niya rin yung mga ganyan, old school. Yung kapatid ko naman na si Erwin, ang gusto nun rubber shoes, mga rubber shoes talaga. Siya naman yung laging, kung may rubber shoes ako, siya yung laging arbor. Well, by the way, to continue, ito po yung third, pang casual, hindi naman pang trabaho to kasi nahagip lang din sa aking paningin. Kasi nakakita ko ng mga ganitong type, medyo mahal. Pero ngayon, nakita ko siya, gustong gusto ko talaga, binili ko na. Kasi, bihira lang din naman ako bumili. Kasi wala namang pambili. Buti nga naman yung nagpa-utang. So, ito siya guys. Puting sapatos. Wow! Pang-casual. Pang-casual na shoe. So, simply lang, para siyang Adidas type. Ayan. So, ang ganda, no? Ganda nito ng white jeans. White jeans, tapos na jacket. Tapos, ang lalaki ng mga gold. Wala naman ako na. Tapos, ito nga. Casual, pwedeng ang lakas makapang ano, shorts, lakas ng ano. Actually, tagal na itong uso eh. Kaya lang, hindi naman siya naluluma. Kaya binili ko siya kasi yung type niya, hindi siya cloth. Hindi katulad nung Vans na ano siya, naninilaw kasi yung tela. Yung tela. Eh, hindi ko alam kung paano maglaba ng sapatos na puti. Na Vans, ang ano niya, ang material is cloth. Cloth ba yun or anong may term ba yun? So, parang leather siya, leather na white, leather, basta. Oo, basta maganda naman yung quality. Hindi ko pa alam kung kailan ko ito masusuot. Kung siguro pag next vacation ko na, tingnan natin kung maisuot ko to sa vacation, pero sa cabinet lang muna to. Kasi sayang naman, no? Puti-puti, tapos malikabukan lang. So, one of my ano guys, hindi naman ako masyadong maano sa sapatos, pero ngayon lang, pero gustong gusto ko to. Hindi ako ma-branded. Usually din ang pinaka best or pinaka favorite ko na brand din sa sapatos, yung peak na sapatos, kasi nandun lahat ng sizes ko, rubber shoes, running shoes. Ang pangalan naman nito, kasi may pangalan pala yung talagang mga model nila, Pondia. Oh, siguro pag gano'n ito, pag pronounce ito, Pondia. Pondia. No. So, impression naman ni Pondia, 16KD rin. Kung 16KD siya, kapitin. 16 times 177. Sa cost ngayon niya yung araw na to, sa palitan. So, parang nangyari niya, 2,832. Oo, 2,832 pesos sa araw na to. Baka bumaba ang palitan bukas, so bumaba din siya ang value. So, ito naman, pareho lang. Ito, 16 at saka 16. Yung isa naman, ito yung pinaka the best price. Buti nga, mag-size ako niyan eh. Kasi usually sa mga pinaka bababang preso, malaki na size. Magagamit ko ito mga 3 years. Or ito na naman, 3 years din. So, 6 years. Yan yung pinaka minimum. So, pero after 7 years pa tayo makabili ng pang-trabaho na sapatos. Sana maka survive 'tong mga sapatos nito sa 10 hours na
magtrabaho araw-araw. Kaya, yun. So yun guys, so sana nagustuhan nyo. Kaya kung kayo po ay nasa Kuwait, pwede nyong bisitahin po ang Aldo na located Salmiya Boulevard na shop. Salmiya Boulevard na sa Boulevard Complex sa Salmiya. So, that's all for today guys. Tapos unexpected, isipan ko lang na i-unbox, unbox ko kaya to. Hindi pa ako nakapagsubok ng unbox ha. Kaya ito, eh, sana po ay nasiyahan po kayo or nalibang sa aking pag-unbox o may not na may naanuhan kayo. Simple lang naman, hindi naman to luxury ano, shoes, hindi naman luxury ng mga sikat na mga sapatos, but I want to share lang po kasi masaya po ako kung nakabili nito. Unang-una, nakakita po ako ng nagustuhan ko plus sukat ko, tapos masaya. Ang importante dyan yung presyo talaga, hindi kamahalan. So that's it. So maraming salamat po sa inyong pagpapanood. So kung may mga comment po kayo kung anong kailangan kong i-improve habang nagba-vlog, so comment down below, or yung mga pronunciation ng ating sapatos, ng mga names ng sapatos, comment down below kung may mga correction po tayo dun sa ano. So maraming salamat guys at magandang araw, magandang gabi, o maganda pa kayo sa lahat na nandyan. Maraming salamat. Kung hindi pa po na kayo nakasubscribe ng aking channel, please pindutin nyo na yung subscription button at notification bell para po kayo aware sa mga next na mga videos natin na hindi naman kagandahan, pero at least mapasaya tayo ng ngiti at mamahawa po tayo sa aking mga ngiti. Naks na talaga ko. Maraming salamat at God bless po to all of you guys. Maraming salamat. Have a nice day po. At that's all for today for our unboxing. Na ibabox ko na naman to para ipasok sa cabinet. Bye-bye. Maraming salamat guys. Thank you. Tanga!